Hello, hello mga kapamilya! Uy! Hello, hello! Ako po ulit si EJ Gonzalez at welcome, welcome dito sa isang pa-surprise! Surprise na ito para sa inyong lahat, para sa ating lahat, Diyos ko. Ngayon pa lang ay grabe na excitement ko dahil may makakasama ako na talaga namang super duper excited na kayong mapanood at makita. Kaya naman mga kapamilya na mga nanonood dito sa ating YouTube, sa ating Facebook, social media accounts ng Star Cinema ng ABS-CBN Film Productions Incorporated. Yes, di ba buong buo? Nako, invite and tag your friends dahil makakasama natin. Siyempre, ngayon na tawagin na natin, Diyos ko, huwag na natin patagalin ito. Oo, tawagin na natin ang King and Queen of Hearts, Daniel Padilla and Catherine Bernardo! What's up, hello. DJ? Hi, Kat! Hi, DJ! Hello! Kamusta kayo? Hi! Hey, what's up? What's going on? Long time no see! Yes, nakakamiss sa mga gana, pero at least ngayon tayo ay lahat safe na safe. Yes, kaya naman maraming yes. Maraming salamat. Ayan, umpisa natin kay Kat. Kat, balikin mo na muna ang ating mga kapamilya viewers na super duper nagulat, na surprise dahil walang nakakaalam na mangyayari itong gabing ito. Kaya naman, go! Surprise! And hi guys! Good evening sa inyong lahat. Maraming salamat sa lahat ng mga nakatune in na ngayon and sa mga hindi pa. Sorry, surprise kasi to. So wala talaga announcement na nangyari. So yun, thank you EJ sa pag-yes dito. Wow, ako talaga yung guest. Grabe naman. thank you, Kat. Siyempre, Danielle Padilla. DJ, ikaw naman. Yes, hello sa lahat ng nanonood ngayon. Good evening, EJ. Thank you. And let's rock and roll, man. Yes. Ayan, Diyos ko. Eto, alam mo naman na alam naman nating lahat kung ano ang dahilan kung bakit tayo nagkakasama dito ngayon. Syempre, malapit nang ipalabas itong inyong series na mapapanood, itong The House Arrest of Us. Kaya naman, oo. Kailan ba namin ito mapapanood? Dalawang tulog na lang. Mapapanood na nila ang House. So anong, yeah, 22 na ngayon, na October 24 sa KTX. Ngayong Sabado na yan. Diyos ko, congratulations. Yeah. Talaga namang nagulat ang online world dahil sa itong pasurpresa nyo at itong pa The House Arrest of Us ninyo. Kaya naman, yeah. Simulan na natin ang chikahan. Ito ay ano lang, chikahan lang like friends. Oo. Ayan. Okay. Kaya naman mga kapamilya, bago natin simulan ng chikahan, itag nyo ang inyong mga friends, ang inyong mga kapamilya, ang inyong mga jowa, ang inyong mga partner. Dahil ano, magiging masaya ang ating chikahan ngayon at talaga mag-shoutout tayo. Babati sa inyo ang kasnya kung gusto nyo. Kaya naman, go. Tag your friends at mag-comment na rin kayo. O eto na, usapang The House Arrest of Us na tayo. Okay. Eto, syempre, since ano, ang hirap talaga, super challenging dahil lockdown, pandemic. Kamusta ang experience niyo sa set? Umpisa natin kay DJ. Okay naman, syempre sinusunod natin lahat ng protocols pagdating sa shooting. And it's different. Pero masaya rin siya kasi iba yung experience ng lockdown ngayon, di ba? Yung shooting ng lockdown. Pero masaya kasi magkakasama lahat ng cast ng mahigit 15 days. Tapos huli, andun kami for 5 days. Siyempre masaya dahil araw-araw after shoot namin, makakapag-bond pa kami. So, alam mo yun, nag-glue yung cast every time. So, tuwing may mga eksena kami, laging parang pasaya ng pasaya. Kasi nakikilala namin, alam mo yung natatansya namin kung paano ba sa isang eksena, paano ba babanat yung isang character, di ba? Laging nagkakaano, nag-jive na kami as a cast. So, masaya siya. Sa hirap, ganun pa rin. Kung paano tayo mag-shoot, ngayon lang nandun yung tamang oras ng trabaho. Nandun siya. So, after work, makakapagpahinga ka ng maayos din. So, trabaho ulit kinabukasan. Pero hindi naman sa nagmamadali tayo. So talagang pinapaganda yung quality ng show natin. Mm-hmm. Yes, congratulations. Yes. So, kayo naman, ikaw naman, Kat. Kamusta kayo na kwento ka kanina ni DJ na parang family, nakikita nyo talaga everyday kasi parang naka-stay lang kayo doon. Ikaw naman, gaano ka-memorable or yung mga experiences niyo sa set?
Masaya, masaya. Alam mo, nung sinabi nga nila, akala ko magiging mahirap siya because of the new protocols na sinusunod natin. But, you know, ito yung pinaka-okay sa lahat ng nagawa namin because, yun nga, kagaya yung sinabi ni DJ, from the working hours, okay na nakakapahinga yung cast and crew ng tama. Tapos, yung in-expect ko mabigat kasi kumonti din yung tao sa set. Pero naging madali siya kasi nagtulungan lahat. So, ang laking bagay na yung isa, yung willingness niya para tumulong kahit hindi mo trabaho, ganyan. So, yun, ang laking factor ng mga kasama. So, naging masaya yung buong shooting. Though, nandun syempre yung nakakapagod minsan, pero masaya. So, na-enjoy namin siya gun and excited kami every shooting because gusto namin yung ginagawa namin and masaya yung mga kasama. So, naging smooth lahat. Wala akong maging complain. Good to hear. Naku, nakikita nga namin yung mga stories, lalo na yung nag-swimming pa kayo. Yung dumalun kayo lahat sa pool. Ang sweet kaya. Updated din kami sa mga ganap. Congratulations. Kamusta naman katrabaho si Direk Richard? Simulan natin kay DJ. Si Direk Richard, nakasama na namin siya sa Got to Believe. Tsaka sa saan pa babal? La Luna? Pangako sa'yo, Got to Believe, La Luna. Almost lahat ng sere kasama na namin siya. And, laging masaya kapag kasama si Direk Richard. Kasi open siya for collaboration, di ba? For suggestions, di ba? Yun ang maganda, yun din yung maganda pagkatrabaho mo siya. Nakakausap mo kung ano bang pwede nating gawin sa eksena, 'di ba? Sa perspective ng actor, siya naman sa director, 'di ba? So nakakapaglaro ka rin, nakakapaglaro ka at di lang tao mabait 'yun eh. Kahit after na mag-shoot, talagang pupunta 'yun sa amin, 'di ba? Kasama rin namin. So nakakapag-usap din kami ng mga pwede pang gawin sa mga susunod pa naming mga eksena. So yeah, very thankful na si Direk Richard ay pumayag na makasama namin sa show na ito. Yes, good to hear. Bal. Yeah. Si Direk Richard is, sorry, aso namin tumatawal. Naririnig niyo ba? Sorry kung naririnig niyo. No problem. Cute. Okay, don't mind that. But anyway, back, Bal, si Tala yung maingay. Okay. Gusto niya yata sumali dito. True. Okay. Anyway, naging masaya kasi Direk Richard naman din naman siya first time nakatrabaho and parate tuwing katrabaho siya, isa siya sa pinakamasayang director na mag-handle sa'yo. Kasi nakipag-usap siya, nakipag-bonding din siya sa amin kahit hindi trabaho. And siya yung klase ng director na tinatanong din yung opinions namin kung komportable kami sa gagawin. So malaking bagay na willing siya to collaborate. So, happy kami talaga na kay Direk Richard na punta to kasi dito nilabas niya lahat ng kakulitan niya. Kasi yung mga previous projects na, mga seryosong drama, and then yung sa La Luna, action naman. So, dito, ito yung malapit talaga sa personality ni Direk Richard na ganun yung pagkatao niya, very comic, napaka-bubbly na tao. So, mag-reflect yun kung paano in-execute to lahat. Wow, nakaka-excite naman. Sure, reflect talaga yun sa movie. Eto na. Kayo naman, gaano kayo ka-excited na mapakita to? Kasi parang I heard, medyo talagang matagal at talaga namang excited na excited ang mga kapamilya natin na mapanood dito. So, gaano kayo ka-excited naman na mapakita sa kanila ito? Parang inulit ko yung sinabi ko. Sobra kaming excited. Kasi nga, with love talaga ginawa to lahat eh. So, first time din actually namin mapapanood sa Saturday. Lahat ng ginawa namin. Surprise siya. And wala, excited ako mapanood nila kasi ito yung kailangan natin ngayon. You feel good na di rin masasayang oras mo kasi may matututunan ka every episode. And something na relatable kasi lahat tayo may pamilya, may kapatid, may nanay. So makaka-relate sila dito and something na magpapasaya sila kahit ilang minutes lang. Yes. Hi, Rasu! Hello, hello! Ayan, makisali na rin din siya. Oo, summer ayaw sumali. Speaking of excited, ito, tingnan natin ang ating mga kapamilya dito. O, magbigay tayo ng shoutout dito. Yan, guys, go tag your friends. Ang ingay, meron tayong 6.9 thousand viewers.
Maraming maraming salamat. Oo. Hi, Katniel, my loves. Oo, mula kay Audrey May Kumla. Hello, hello. We love you, Katniel. Hi, Audrey. Hey, nako. Lahat na kayo nandito. Excited na po kami. Nakakatawa yung sinabi ni Fatima Mendoza, pangarap ko na maging aso. Grabe naman yung pangarap mo. Wishing success sa film nyo, sabi ni Lenny Lee Grace Hirao. Ayan. Thank you. Thank you. From Camiguin Island, grabe, all over the world. Wow, 7,400 viewers na tayo. Watch out on from Hong Kong, please. Ayan na po. Yes. Kapit lang kayo dyan, mga kapamilya, at stay put lang kayo dahil magiging masaya pang ating chikahan. O, eto na. Balik tayo. O, eto. Nag-comment daw si mama. Yung mama ko, hello, more power anak, EJ Gonzalez. Mama ko, hello, mama. mama mo. Hi, tita. Ano name ni tita? Jeanette. Tita Jeanette. Ayan, mama, dyan ko lang. Dito, ha? Hindi akin to. Ayan, okay. Ayan. Eto, shout out from Kat and DJ Jessaan. Magbuhos, Apple Gonzalez, Faith Linganay, Jelay Malabanan, Janelle T.Y., Ruru Aparador, Shireen Rasuman. Ayan, maraming salamat. Oh, eto na, balik tayo ulit sa chikahan. Eto, napanood namin kasi yung trailer na na-release lang days ago. Super laugh trip, oo, nakakatawa. Aliw na aliw. Mas marami bang funny moments yung ma-expect namin na mapapanood namin sa movie? Oo naman, marami talaga. I mean, dito yung usual na nakikita niyo umiiyak kami, ganyan. Though, yung maganda dito, hindi lang siya basta comedy na gusto namin magpasaya. May mga ibang scenes na very real kasi. So, may mga heartwarming scenes din sa lang mapapanood. Pero marami talagang comedy kasi cast pa lang. Sometimes, kahit hindi naman kasama sa script, babanat na lang bigla pag take. So alam mo yun, yung cast talaga yung magic dito, yung mga kasama namin. Kasi as a person sila, ganun sila as a person eh. So pag napanood mo, very natural nila binibitawan lahat. And binigyan kami ng freedom kasi na gawin yung mga kung anong gusto namin pag take. So yan, masaya siya and nakakatawa. Yun yung masasabi ko. Kasi kami, sometimes, hindi na namin mapigilan yung tawa namin kahit fake kasi kahit kami nadadala, ganun siya. Sino yung pinaka nakakatawa yung laging may mga sumusunod-sunod na mga punchline? Tito Dennis! Siya yung number one, Tito Dennis Padilla. And si Kuya Yubes. Iba-iba kasi yung humor ng mga tao dito, pero swak. Mm-hmm. So, I don't know, hindi naman love your own, pero it's really something na excited ako mapanood nila. Yes, kami rin for sure. Eto, meron lang question, syempre, etong The House of Resultats, kung titingnan mo naman yung title, parang galing, or kaparehas nung title sa inyong previous film, meron mang kinalaman ng The House of Us sa The House Arrest of Us? Or kaduktong ba ito ng kwento? Ano ba? Ano bang pinagkaiba nila? Wala siyang connect sa House of Us. Ano lang siya, dahil lang ginawa namin yung The House of Us, kinonect lang natin yung title niya with this. Wala siyang connection at all. Yeah, as in wala. Thank you for, ayun mga kapamilya, wala siyang connection. Kaya naman, kagaya rin ang sabi nga ni Kat kanina, ito ay very light, walang iyakan, like parang comedy talaga. So it's such a treat, no? Tapos series pa, my God, imagine na parang every week kayong may binibigay sa aming regalo. O, di ba? Yeah, pero hindi lang sa ano ah. Hindi lang sa, andun, well, malaki yung parte ng comedy. Pero may mga drama din to. Yes, may mga drama din talaga siya. Yes, yes. Kasama siya doon para kompleto regados pa rin tayo. Yeah. 100%. Oo. Ito naman. Meron ba kayong mga struggles? Oo. Siyempre ngayon, alam ko kanina na sabi niyo na parang maganda itong setup na ito dahil kayo lang talaga nakakapagtulungan, may teamwork. Pero shooting the film or shooting this series during the pandemic, gaano kahirap? Or pwede rin ano yung namimiss nyo sa dating mga ganap na wala pang pandemya? Bal? Yes, ano ba? Shooting wise ba? Oo, like the whole experience na lang. Yung pinaka-struggle.
Yung struggle lang naman kasi syempre nag-a-adapt na tayo sa new normal. Which is maganda rin tong practice ngayon, 'di ba? Sa paggawa ng isang proyekto. Magandang practice tong ginagawa natin eh. Yung tamang working hours is okay. Nakalatag yung dapat lahat gawin for the day. Hindi man matapos. Minsan hindi namin natatapos yung mga sequences for a day because ayaw din nating madaliin eh. Diba? Mm-hmm. Yun yung ano eh. Tsaka minamount siya as a film. So, one scene, hindi siya ganun kabilis kagaya ng isang sa taping. Yun ang difference between shooting and taping. Diba? Taping is for a TV show. Diba? So, mas marami tayo nakukunan tuwing taping because you know, the shots are lesser, mas konti yung shots natin. Unlike sa movie, marami tayong shots per scene. Diba? So, kaya lagi namin sinasabi dito na ayaw namin madaliin, diba? Kasi nga, yung mounting niya is for film. Diba? Ibig sabihin, mas marami tayong shots, mas marami tayong makikita, mas maganda siyang mapanood. Hindi ba? Kaya sinasabi ko na maganda siyang practice na ganito tayo gumawa ng shows na din. Diba? Kasi kailangan nating with all the people na nakakapanood na ng Netflix, diba? Ng mga Korean novelas, diba? Pag pinanood mo yung serye nila or yung TV series nila, alam mo na talagang ginagandahan nila per shot nila, per scenes nila. So, alam mo yun, kailangan nating mag-adapt sa ganun. Kailangan nating mag-adapt and huwag madaliin yung art na ginagawa natin as always. Diba? So, yun naman yung mga pros and cons ngayon. Which is also good for the industry. Very well said. Thank you, DJ. Ayan, kagaya ng sabi mo kanina, nabanggit mo Netflix. Speaking of Netflix, ang House of Us ay nasa Netflix na. Yes! Oo nga, araw kanina. Diyos ko, for thank sure. You, talagang kahit ilang beses na napanood yan ng mga kapamilya natin, uulit-ulit niya, isa na ako dun. Oo. Hey, thanks, EJ. Lagi yan. Magna number one na naman yan for 3 years. Ganyan. Ayan. Okay, dito naman, syempre, ito, another one. O sige, nag-iingay na naman yung ating mga kapamilya. O, shout out uli muna tayo. Ayan. Okay. Ito, sinabi nila, shout out po, Idol Katniel, Marjorie Delen. Ayan, hello sa'yo. Ito, sabi niya, hi, Marjorie. Ayan. Okay. Ayan, o sige. Sige, ang ingay na nila, hindi na ako makapagbasa. Dahan-dahan, guys. Ito, ay may na-question. Ito, si Blessy Pasqua. Sino sa mga cast ang pinaka-mamimiss nyo? Hashtag ask that niya. Lahat. Lahat mamimiss namin. Oo, lahat. Hindi lang yung cast, pati yung staff and crew namin. Mamimiss namin oops, lahat. Oh my gosh, sorry. Wait lang. Sige. Si Claudia. For sure, DJ, no? Na-feel nyo talaga yung sepangs, no, after ma-shoot, no? Yeah, syempre, oo, kasi parang ano siya eh. Ano ba, okay ka lang dyan? Okay ka naman siya, Kat? Parang meron siyang hinaharap ng mga balakid. Si Summer yung naaway si Cloud. Gusto nyo ba makapanood ka pamilya ng ano? Live na. Kasi yung kumatok kanina si Claudia, yung isa kong aso. So pag gumatok na siya, ibig sabihin mag-sleep na siya. Tapos nagalit si Summer kasi pumasok siya. But okay nang yun. Sorry. Territorial si Summer, ayaw niya. Ayan. Eto pa, meron pang isa. Pa-shoutout sa Katniel. Ayan. Oo, shoutout din para kay Jess saan magbuhos at Christine. What's up? Hello guys. Please, pero secret lang. Ayaw nila sabihin. Pero ayan. Ayan, going back. Ano ba yung nakalimutan ko ang aking katanungan? Sorry. Hindi, okay lang. Ayun, naalala ko na uli siya. Ikaw naman, Kat. Same lang din ba kay DJ na lahat ay same. Oh, mahirap pumili talaga ng isa. Kasi lahat talaga, very, naging open kami sa isa't isa. Nagbabonding kami every after pack up, pag kaya pa. So, naging ano siya, imagine mo iba-iba yung age namin, di ba? Ang lalayo. Pero nag-jive lahat. So ang sarap. Hindi kayo pwedeng umuwi, right? So, parang nakastay talaga kayo doon. Oo, doon talaga. Mm. As in, yung kunwari, yung ilang 2 weeks kami nandun, bawal din may lumabas-labas. So, nandun lang kami lahat, nagsishare ng food,
kumakain together, ganun. Ha? Sa PBB house na nagti-team building lang, no? Kaya grabe. Parang ganun, actually. Medyo ganun yung feel niya, which is good kasi kami ni DJ, gusto namin yung ganun kasi mas nakabond ka sa mga kasama mo. Tapos, malayo din kasi yung location. So, parang ang layo namin sa lahat. So, yung focus lang talaga namin nung nagsushoot to us, gumising para mag-shoot ng mga scenes. Tapos pagkatapos, magbabond na. Kaya balance siya, mas masaya. And walang traffic, o diba? Yung pagigising ka pa, bibigay ka pa ng time para humarap sa traffic. Ayan. Ito, balikan natin yung The House Arrest of Us. Oo. Since, anong, kwentuhan nyo naman kami, umpisa natin kay DJ, sino si Daniel Padilla sa The House Arrest of Us? Ako si Corix dito sa House Arrest. And simple story, ako pumunta sa bahay nila Q, which is Catherine, para mamanhikan. Kasi balak na namin magpakasal ngayong panahon ng lockdown. At pagdating namin doon with the family, inabutan kami ng lockdown. Hmm. Inabutan. So, masyado masunurin ang mga pamilya. So, walang umuwi. Nag-stay kaming lahat doon with Hugh's family and my family. So, mm-hmm. And the families are very different. Diba? Magkaiba yung pamilya. So, doon, ayoko na magkwento pa, pero doon na makikita yung dynamics at doon natatakbo yung kwento ng house arrest, diba? Yung pamilya ko na sobrang kabaliktaran ng pamilya ni Q at magsasama sila sa isang bahay. Tapos kaming dalawa magpapakasal, so alam mo yung riot na mangyayari doon. Yes. So ganun, mas ganun ang tatakbohin ng house arrest. So maraming realizations, maraming mga problema, pero kaya siya masarap panoorin kasi it's very real, di ba? Nangyayari yan sa totoong buhay. At lalagyan lang natin talaga ng comedic and dramatic tong comedic and dramatic taste. Yes. Ano pa hahanapin niyo? Oh, ikaw naman, Kat, or Q. Sino ba si Q? Q kasi yung totoong pangalan niya, Quinces. Quinces? I love it. As in queen. Queen na princess so, pa. Princess Kapili. So, isa siyang only child ng mga Kapili. So, nandyan si Tita Rufa as my mom and Tito Herbert as my dad. So, only daughter siya ng pamilya. So, alam mo na kung gano'ng ka-protective sa kanyang parents niya na, yun, kung paano tayo, kung paano rin ako. Kasi, like, ako yung bunso in real life naman. So, nakaka-relate ako sa kanya sa gano'ng paraan. Kaya, si Corix, kailangan ma-earn yung trust kasi yun, ako yung only daughter. Also, very simple. Long time boyfriend niya si Corix. And yun nga, parang fiancé na niya si Corix and then dapat talaga magpapakasal na sila. E biglang naabutan ng lockdown. So dun mag-unfold yung stories nila na ang dami pa pala nilang hindi alam sa isa't isa, mati-discover nila yun nung tumira na sila sa isang bubong kasama yung mga pamilya nila. So, yun lang muna sa ngayon. Yes, oo. For sure, mas marami pang aabangan ng ating mga kapamilya dyan. Oo. Yes. Kaya naman, speaking, nasabi mo kanina na-discover niya, kayo ba, meron ba kayong mga na-discover dito na hindi nyo pa, na ngayon nyo lang sa isa't isa, ano yung mga new discoveries nyo? Kahit ilang taon ko na pala siyang kasama, may ganito pa rin pala or may ganito siyang side or what. Meron ba kayong mga ganong realizations or discoveries? Tinanong lang sa amin yun recently and then yung sinabi namin, nung press con ata, last week, and then yung sinagot lang namin na pareho kami ni DJ bawal magutom kasi kami yung klase na yun yung happiness namin or yung reward namin after a long day. So, kailangan pinaprepare namin yung food. Food is life, sabi food niya. Sama ko dyan, tayong tatlo yan. That's true kasi pag ako may, yung kunwari may kinikrave ako, may gusto ako, super mapapasaya ako ng isang pagkain na yun. Kahit ano pa yan, chicheria or chocolate or something. So, yun yung nagpasaya sa amin. Pero yung discoveries na parang lahat, kilalang kilala na namin isa't isa. Siguro, ang laking tulong lang na
na magkasama kami ngayong locked in. So, hindi ako masyado nahirapan kasi nandiyan si DJ and may kasama pa rin ako nag-a-adjust. Pero lahat, same naman, same. Yes. Oh, maraming maraming salamat, Kat. Oh, eto, babalik naman tayo ulit. Shoutout ulit. Kaya guys, ayan na. Tag your friends ulit. Shoutout ulit tayo dahil love na love namin kayo. Oh, eto. Shoutout idol. Sino yung idol na yan? Pakisabi. Mercy. Si ikaw. Ako ba yan? Mercy, nakakahiya naman tilakap niya, lo. Oh. Ayan, sige. Alina Cardinia, hello. Shoutout po kayo. Gusto nyo. Hello, oh, Javel Makatunang. Huwag ka na magtampo. Hello sa'yo. Oo. Hello. Shout out po DJ and Kat. I love you po. Both of you are safe. So ako hindi ako pwede maging safe. Sama mo naman ako. Ayan, magtanong kayo ng questions niyo. Uh-oh. Kung meron kayong gusto tanong na any questions. Yeah, perfect. Would love to answer all your, I mean, some of your questions tonight. Ayan na guys. Kay Catherine yung mismo nasabi. Na, si Kat mismo ang nagsabi. Oo. Ask your questions guys. Ay, my Gorfredo, thank you. She sent 20 stars. Oh, ayan. Si Jen Sebastian, 10 stars. Ayan, go guys. Tanong-tanong lang kay Jan. Ay, sabi, eto. Ah, galing kay Ayana. Is that real glasses po, Kuya DJ? Wow. No, this is actually candy glasses. I can eat it after the show. Dito. Galing. Tapos naniwala din ako eh. Okay. Dito ko rin maniwala. Parang ang sarap naman. No? Tapos gamis. Ayan. Shout out pa from Surigao Del Norte. Hello sa mga taga Surigao. Idol. Hello sa mga taga Surigao. Wait lang. Wait lang ah. Sige, kayo muna diyan ah. May tumatawag sa akin. Nag-order ako pagkain. Wait lang. Kat, baka din ko ano ang address ko, send ko diyan. Charot. Eto. Oh, go guys. Oo, yan, shout out lang kayo diyan. Birthday greeting lang po please. Asay friends, happy birthday sa iyo. Eto, DJ may nagsabi oh. Oo. Love na love ko kayo mula noon hanggang ngayon, DJ. Love din kayo. Thank you very much. Mm-mm. Sino ba yan? Ang pangalan okay. Niya? Ang dami. Ito si, naku, nalampasan na kasi grabe sila nagpo-comment. Anong name wala ni Summer? Mo. Anong name ni Summer Ford sa The House Arrest of Us? Nasagot niya na to kanina pero baka ngayon sila. Summer pa rin. Summer pa rin. Summer pa rin ang pangalan niya. Yes. Hindi nag-iba. Oo. Ayan, maraming maraming salamat. Hi Kat, I saw your IG stories. What happened to Summer? Ayan daw, what happened though to Summer? Sumama ang pakiramdam ni Summer. Yeah, sumama. But she's okay now. Inaaway na lang ang ibang dogs na pumasok sa room. She's okay. Ano lang siya na, yeah, basta. But she's okay. Yes, thank you. We're happy to hear that. Oo. Eto, for DJ, kamusta po ang Batangas since doon ang location nyo po? Okay siya, okay pero... Okay naman siya. Okay, kasi yung place din, parang kami lang yung nandun. Nag-rent sila ng isang events place na may mga villas doon. So, walang ibang tao. Exclusive siya sa amin. Kasama lang yung mga staff. So, naging parang... naka-out of town din kami in a way kasi ang ganda ng place and then yung mga kasama parang kapag labas mo kilala mo yung mga tao doon. So okay din yung pag-locked in sa Batangas and yan, mahirap lang, wala masyadong mga delivery din sa area namin kaya luto talaga lahat. Walang mga pa-milk tea. Ayan. Question, walang delivery. Yung bahay nyo na yan, dyan din kayo nagsisleep, dyan din kayo nagluluto. Sa tapat niyan. Ah, sa tapat. Yung kapitbahay niyan. Yes, ang saya naman, no? Para talaga kayong, ano, saya. So, parang pupunta kami sa set, lakad lang kami, tapos yun na yung set na same na same yung itsura ng location sa pinagstayan namin. Na dito sa pangalawang balik, kasama namin sa buong bahay, lahat ng cast. So, pag talaga magla-lunch, magda-dinner, para talagang family na sabay-sabay kami kakain sa isang table. Yes, ang saya-saya. Oo. Ito, ang kulit nito ni ano, Jessa Ann. Ito na. Siya di kasi nagtanong kanina, pero ayun, gusto niya magpa-shoutout, guys. Paki-shoutout naman daw si Jessa Ann. Hi, Jessa Ann! Oh, Jessa. Ano?
Kulit ba? Dala. Patanda, patanda ang buhay ko dyan. Ayan na, okay na. Makakadulot ka na. Meron namang question for you, DJ. Ano daw yung bago mong ginawa dito? For the or first time mong ginawa? Oo, dito sa The House of the Rest of Us. Nababal. Si Catherine makakasagot nun. First time siguro sa aming dalawa. Sige, ako na yung sasagot. Sige, din yung dalawa na lang. First time nila kami makikita na ganito, ganat na parang yung comedic side namin. Kasi sa ibang projects, di ba, may konti-konti, pero ito medyo madami. Mm-hmm. And, ayun, parang usually kasi nakita niya kami umiiyak or galit. First time nila makita yung makita. Comedy na medyo hardcore lang. Ano mo yun? So, may yung, night, pero talaga hindi yung hindi yung parang magpapakonting patawa lang o sa rom-com yung pakilig na patawa. Mas ito mas andun talaga sa comedy side. Nagpapatawa talaga kami. Ano mo yan? So, first time nila makikita yung ganun. And siguro basta panoorin nyo na lang. Diyos ko, ayoko nang Very, very new to for Katniel. Oo, kaya na sabi ni Kat, dati talagang pinapaiyak nyo kami, talaga naman ang sakit-sakit nyo sa ulo. Abi. Hanggang ngayon pa rin naman, paiyakin pa rin kayo niyan, Diyos ko. Pero ngayon, ano muna, may pasundot-sundot na comedy na talagang, kaya naman pag pinaiyak nyo kami, grabe talagang iyak yun. Ako, very, very exciting itong, ano, The House Arrest of Us para sa lahat ng kapamilya natin. Kaya naman, eto na, oo, last set na tayo ng shoutout. Naku, gusto man namin kayong batiin lahat. Okay. Pero, oo, limited lang ang ating, ano, time. Oo, eto, sige. Shoutout. Saan yung mga shoutout? Shoutout. Ate Kat and Kuya Daniel, birthday ko po bukas. Pa-shoutout po. Happy birthday. Pa-shoutout ano name niya? Greg Edward. Happy birthday, Greg Edward. Happy birthday, Greg. What's going on? Enjoy, man. O, di ba, Greg? Okay ka na. Kahit mag-spaghetti bukas. Oo. Ayan, o ito, isang happy birthday. Ay, another birthday, si Rica Pancho. Ayan, birthday din ni Rica. Uy. Ayun. Rica, happy birthday, ha? Enjoy ka. Ha? Happy birthday! Ayan. Ay, ito. Galing kay Chili Martin. Pa-shoutout po sa kanya. Love you so much po talaga. Love you, Ate Kat and Kuya DJ. Pa-shoutout naman pang pagana lang para masagutan ko na ang modules ko, please. Girl, kaya mo yan. Kaya mo yan. At least break tayo mo ngayon and then after, masasagutan mo na yan. Yes. Oh, very good. Chili Martin, top one ka na bukas. Chili Martin, you got this. Yes. Maraming salamat mga kapamilya. Kaya naman, gustuhin man namin kayong makachikahan pa ng mas matagal at ma-shout out lahat ng inyong pangalan. Ay, eto na. Oo, marami pa tayong pagkakataon. Marami pa. Masusundan pa ito. Kaya naman, DJ Kat, invite na natin silang lahat na manood ng The House Arrest of Us. Umpisa natin kay DJ. Yes, so sabi nga ni Catherine kanina, dalawang tulog na lang, House Arrest of Us na. So please do support the show. At the goal is to give you happiness, di ba? Yung show, yun ang goal namin is to give you happiness. Konting kirot, di ba? Para balance tayo. Hindi mo pwedeng masyadong puro kasiyahan na lang, di ba? Andun pa rin yung sakit. So balancing yung show. And ito yung mga offer namin na feeling namin is right for the time. Diba? Parang para sa panahon ngayon na may mga pinagdadaanan tayo, ito yung mga offer namin, which is a ball of happiness, which is House the Rest of Us. So please, panoorin nyo at supportahan nyo. So October 24 na yan, dalawang tulog na lang. Pwede nyo mapanood yan sa KTX and I Want TFC. Mahal, please, indulge us. Ako naman, sa mga nabitin sa kwentuhan natin ngayong gabi, pwede natin ituloy ito. May fan con po kami on Saturday bago mag-premiere ang The House Arrest of Us. So for more details, just visit Star Cinema's Instagram or Facebook page. Yes. So we'll see you guys on Saturday again with the whole cast. And yun, maraming salamat sa mga sumali ngayon kahit surprise lang itong pa-live natin. Yay. Sorry, ang fan con pala is after episode 1. So, yan, that's on Saturday. Ang dalawang tulog na lang.
The House the Rest of Us, kilalanin nyo ang pamilya ni Corix at Q. Ito talaga yung, kaya yung sinabi ni DJ, ito yung kailangan natin lahat ngayon. Parang breather, kumbaga. So, yun, maraming salamat sa lahat ng support. Thank you, EJ! Thank you so much, man. Thank you, brother. Maraming salamat again. October 24 na po, The House Arrest of Us. Palakpakan natin mga kapamilya, Team Bahay, Danielle Padilla and Catherine Bernardo. Maraming salamat. Thank you. Bye! Ingat mga kapamilya. Bye!